pray or open. Heavenly Father, we praise you and thank you, O God, for what you are. We thank you, Lord God, for you have many, many things prepared for us that even our minds cannot comprehend. We thank you, Lord, for what you have prepared for us tonight. We ask, O Lord, that the Holy Spirit be with us to give us wisdom to make this time of study enjoyable because it is sweet to our soul and healing to our bones, your word. Thank you, God, for your mighty anointing upon our pastors, Pastor Tin, Pastor Norbert, and Pastor Jeff, Lord, in their leadership, oh God, and may the Holy Spirit speak to our hearts so that we may know things that we ought to know, things that will glorify you in the mighty name of Jesus Christ. We pray. Amen. Amen. Alam nyo naman sa Pilipinas, oh, good evening muna po pala. Good evening, Anastasios, Pastor Tin, Tita Fe, Tita Elvi, Tita Lenlen, good evening. Hi, Odette, good evening. Kamusta si Adam? Sa Pilipinas po, pag summer time, ay usong-uso na yan, ah, kinakatakutan ng mga batang lalaki. Kasi magpapatuli na. Yeah, this is a culture, parang a rite of passage na para sa mga batang lalaki papunta daw manhood, cultural. At the same time, being 80% Catholic, it's a spiritual, you know, it's a religious practice, no, para sa ating mga Pilipino. At kumbaga, it's a sign of manhood naman para sa mga macho, parang ganun. Pero may idea po ba kayo kung gaano ka-painful at kumbaga nakakatakot yung proseso na yun? Ano? Mahirap siya, mahirap. Kumbaga. And I was surprised na dito sa Amerika, madaming hindi circumcised. No? Kumbaga, eh, sa atin may pressure yun. Pag hindi ka circumcised, may pressure. May social pressure, may peer pressure, di ba? Pero dito, madaming hindi. Usually, ang circumcised lang dito, Hudyo, Pilipino, no? Parang yun lang eh. Hindi ko alam kung mga Emmy nagpapa-circumcise eh. Hindi ko alam. Pero yun nga, yun yung na aking natuklasan, di ba? Pinag-uusapan natin yung tuli, no? Ano kinalaman ito sa Biblia, 'di ba? At bakit naging covenant 'to, 'di ba? At saka of all parts of the body, bakit doon, 'di ba? Pwede naman ano, 'di ba, yung yakuza, pinuputol yung 'di ba, daliri. Pag member ka ng yakuza, tatanggalin yung pinky finger mo. So kinakat nila yun ng samurai, ibig sabihin member ka ng yakuza. Yun. O kaya papatato sila ng mga dragon sa likod, mga ganun. So that is something like a covenant on their part. Right? So yun, bago tayo magsimula, matanong ko lang kayo, no? Kung kayo ang masusunod, halimbawa lang. Ipapatupad nyo ba ang circumcision o hindi? Bawa, presidente kayo. At the same time, kayo na rin ang spiritual leader. Parang ganun. Ipapatupad nyo ba ang circumcision o hindi? At bakit? Yan. Parang tanong ni Tito Boy yan eh. Yan. Sino ang gustong mauna? Sige. Kayo ang leader ng bansa. Pwede kayo mag-decide to stop the circumcision or continue with it. Ano yun? Or bakit? At bakit? Who wants to start? Hindi ba yung circumcision, Pastor? It was a symbol of cutting off our Adamic nature, sinful mm-hmm. nature. Mm-hmm. And also that it is a symbol of our belief in the promises of God and obeying them. Mm-hmm. So diba? Sa point of view po ng religious point of view,
since this is a symbol of Adamic sin at kina-cut off na, no? Kumbaga, on your part, gusto niyo siyang ituloy, parang ganun. Kumbaga parang, yes, it should be continued on for the next generation. Yan. How about the others? Ibang perspective naman, medical or social perspective. Ano, anything else? How about the others? Di ba hygienic for hygienic reasons? Hygienic purposes. Very good. Ang galing talaga ni Tita Len. Alam nyo, kung may principal tayo, ito yung valedictorian. Si Tita Len Len. Very good. Yeah. Kasi naalala ko pa yan, second year high school ako, sa biology namin, tinuturo ng teacher namin. One of the purposes, hygienic purposes, yeah, para malinis siya yung area na yun. Foreskin lang naman yun ang inaalis, Pastor. Foreskin lang. Which is called prepuce. Mm-hmm. The prepuce, you know, when it's taken off, mm-hmm, for the purpose of sanitation and health. Mm-hmm. Yes. Yeah. Nag-accumulate kasi doon yung dirt. So, mas yes, magandang open siya. So, right. Yeah, for hygienic purposes. That's good. Yeah. That's a medical perspective naman. Yeah. A scientific perspective. How about the others? How about sa social perspective naman? Baka kasi socially, hindi ka tanggap-tanggap sa atin na nalaman natin na there is like this mutilation sa Africa doon sa mga women, mga batang babae, no? Yung kanilang female genitalia ay minimutilate. So parang sa perspective natin, teka lang, hindi naman katanggap-tanggap yan. Pero alam nyo ba, sa perspective din ng ibang tao, hindi katanggap-tanggap ang circumcision. Opo, sa dito sa Amerika, hindi nila accepted yan. Yes. Baga, yeah, so how about the others? Anong nyo? Ano sa palagay nyo? Ikaw, Dream, sabihin ka. Ano po, yeah, tama po, hygienic purposes, mm-hmm, kasi nga po mas madaling linisin. Pero mm-hmm, share ko lang, Pastor, sa dati kong church. Okay. Na-mention, na-open po yung ano, actually may sermon po, isang buong sermon po yun ng pastor namin tungkol dyan sa circumcision. Mm-hmm. So ang point niya is, ano daw, sa ngayong age of grace, hindi na daw necessary. Mm-hmm. Dahil inisa-isa po niya yung ano, yung mga dahilan kung bakit. Mm-hmm. Besides ano, dahil nga nasa grace, and then mas may sexual advantage daw po yung may foreskin dahil may nerves po daw yon. Mm-hmm. Parang nawindang po ako dun sa message ng pastor namin dati. Mm-hmm. Pero for me personally, I prefer na kung ako po yung masusunod na katulad po yung sinabi niyo maging presidente, gusto ko matuloy for hygienic, mm-hmm, purposes, para din po ano, for yun yung tradition po, yung biblical tradition. Mm-hmm. Mm-hmm. Pero kasi dito, what we're doing sa Bible study is allowing everyone's mind parang to pour out, and then we learn from each other. Alam niyo, yun ang maganda dito sa atin. Kumbaga walang, well, may absolute truth, yun yung Bible. Mm-hmm. Pero kumbaga, lahat tayo, pwede tayo maglagay ng commentaries natin, point of views natin, di ba? Which is, kumbaga, we accept it. Apo. Alam niyo, dun sa perspektibo ng pastor na yun, somehow, no? Somehow kasi, may katotohanan yung sinasabi niya. Because we're under grace. Kumbaga, this is an old covenant. And there's a new covenant. May bagong tipan. Ayan si Kristo. Diba? Kung tutuusin, hindi na pwede mo siyang i-apply. Parang yung pagkain ng hindi dapat kinakain ng panahon nila. Yung parang yung tithes, hindi na 10%. Kumbaga, hindi na under law. Parang ganun. Kasi during those times, it's a law na dapat magpa-circumcise ka. So may point siya doon. Talaga, under grace, di mo na kailangan yan. Will you be saved kung uncircumcised ka? Of course. Di ba? Pero, yun nga, since this is a tradition naman, alam mo yan, it's a tradition. It's a form of parang there is this satisfaction on your part na parang I want to do this because, you know,
I feel like parang I'm closer to God, we have a covenant or something. But that is also respectable, parang ganun. So, meron kasing mga Christians kasi na they are more focused on New Testament. There are some Christians naman who are focused more on Old Testaments. Meron namang Christians na both, they make use of the Old and the New and baga reflect from each of it and then try to come up with kumbaga what is a better solution how to live yung buhay ng mga Kristiyano, di ba? Parang ganun. So, yeah, I can see the point of view ng pastor na yun. No, kumbaga, yun lang, if you don't deliver it right, windang talaga yung makikinig, di ba? kaya mapansin nyo, whenever we deliver a sermon every Sunday, we try to parang in a form na maiintindihan ng pinakasimpleng tao. Alam niyo yan? Kasi we try to use audiovisual, we try to use mga simpleng terms, words na they can identify more. Kasi ang Biblia mahiwaga eh. Kumbaga, kapag nagpaka-technical ka, kahit ikaw mismo nagtuturo, baka hindi mo maintindihan, di ba? So, kumbaga, ang pinaka-importante, ano nga ba talaga ang sinasabi ng Panginoon, di ba? Kaya dito particularly ano sinasabi ng Panginoon, I'm sure may message siya. Okay? So let's read, no? Ang ating chapter 17. Actually, ang ganda ng pinag-usapan niyo noon last Friday, ah. Tungkol kay Hagar at saka Ishmael, di ba? So nandito na tayo, pinag-uusapan pa rin natin 'tong mga pamilya Abraham. Kasi halos sinakop ni Abraham ang buong Genesis eh. Mula Genesis 12 hanggang 50 tungkol sa pamilya niya ang pinag-uusapan. Mula kay Abraham hanggang sa pagkamatay ni Joseph, no? At sa Sunday ituturo ko nga yung hand-me-down sins. Iisa-isahin natin yung mga kasalanan. Ang una yung magaganda at saka pangit na minana ng mga anak ni Abraham sa kanya. No. At ito, pag-usapan natin to, basahin natin, no. Covenant circumcision, chapter 17. So from verses 1 to 8. Ayan. So let's start with yan. Brother Aldrin, let's start with you. Sige, dahan-dahan lang. Okay. Chapter 17. When Abram was 99 years old, whoa, the Lord appeared to him saying, I am God Almighty. Live in my presence and be blameless. I will set up my covenant between me and you, and I will multiply you greatly. Then Abram fell face down and God spoke with him. As for me, here is my covenant with you. You will become the father of many nations. Your name will no longer be Abram. Your name will be Abraham, for I will make you father of many nations. I will make you extremely fruitful and will make nations and kings come from you. I will confirm my covenant that is between me and you and your future offspring throughout their generations. It is a permanent covenant to be your God and the God of your offspring after you. And to you and your future offspring, I will give the land where you are residing, all the land of Canaan as a permanent possession, and I will be their God. Wow, ito full packag itong pag-uusapan natin dito. Okay? Ilan taon si Abram? Ilan taon siya nito? Ha? 99 na si Abram. Childless pa rin siya. Okay? Childless pa rin si Abram. No? Doon sa first part, diba? Sabi niya dito, sabi nung sumulat, no? Si Moses yung sumulat nito, sabi niya, noong 99 daw si Abraham, nagpakita ang Panginoon sa kanya. Ang tanong ko sa inyo, sa mga binasa natin sa mga naunang chapters, nasur-surprise pa ba kayo na kinakausap siya ni Lord? Di ba hindi na dahil ang daming beses na natin binasa na kinausap siya ng Panginoon eh. Di ba? Tapos ano napansin niyo dito sa sinabi ng Panginoon?
noong nagpakita sa kay Abraham. Ano napansin niyo? Sige. Ito, i-highlight ko siya. Ayan, yung sinabi ng Lord. Anong napansin niyo sa sinabi ng Lord? God Almighty in mm-hmm. the presence. Mm-hmm. Yes. Hello? Hello? Guide, sister. Ah, medyo nagchachapi lang ng konti. Ano yung unang in-establish ni Abram? Ay, ni Lord. Ano yung unang in-establish niya? I am God. I am God Almighty. Diba? In-establish niya yon. Kumbaga, teka lang, bago tayo mag-usap, kilalanin muna yung kausap mo. Okay? Kumbaga, parang pag may kausap ka na parang hindi importante ang tao, may sometimes, di ba, parang hindi ka full attention. Nakuha niyo yun. Pero pag kausap mo, alam ba, tipong kinakausap ka ni Duterte o kaya ni Biden, di ba, hindi mo aalis yung mata mo sa mata niya. Di ba? Kasi he's a person of authority. Okay, kaya ini-establish ni Lord dito na, teka muna Abraham, ha? Magkalinawan tayo. Ako, no? Ang God Almighty. Kumbaga, ako ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ako ang creator of heaven and earth. Ini-establish na 'yon. 'Di ba? Ngayon, since ini-establish ko na ako ay holy, ako ang God Almighty, ako ang creator of heaven and earth, ako ang the best there is, King of Kings, Lord of Lords. Ito ang hinihiling ko sa iyo. Mamuhay ka, no, sa aking presensya ng walang kasalanan. So he's calling Abram, Abram pa pangalan niya. He's calling Abram to be a person of holiness, 'di ba? And then parang merong gift. In-establish niya 'yung sarili niya. Tapos sabi niya, in-encourage niya si Abram na since ako ganito ko, dapat somehow parehas tayo. Para same page tayo. Kung puti ako, dapat puti ka rin. Yun yung sinasabi ni Lord eh. Ngayon, pag ganito tayo, pag okay tayo, sa verse 2 may sinabi siya, I will set up my covenant between me and you. And I will multiply you greatly. Okay, siguro ang reaction ni Abram, ha? 99 na ako, wala pa akong anak eh. Paano naman mangyayari yun? Multiply you greatly, Lord. Di ba? Maaring ganun naiisip niya. Di ba? Pero, hindi. Kasi sa verse 3, anong nangyari? Sige, tingnan nyo anong nangyari sa verse 3 at saka sa 4. Di ba? Since Abraham fell face down and God spoke with him, ibig sabihin, nagpakumbaba si Abraham. So meron paniniwala, meron siyang gesture na naniniwala siya. He has this faith. Hindi yung parang nagdududa siya. Okay? Maari sumunggi sa isip niya. Normal naman sa atin 'yan, 'di ba? Pero yung gesture niya na nag-fell face down, no? Parang pag-ako na, sige Lord, nakikinig ako. Sabihin niyo sa akin at naniniwala ako. So sabi ng Lord sa verse 4, as for me, here is my covenant with you. You will become father of many nations. Ito na naman. Di ba? Parang, alam niyo yun, parang hirap. Parang hirap naman. Parang hirap paniwalaan naman ito. Kasi 99 ako. Tapos ang tagal niya sinabi sa akin ito ni Lord nang tinawag niya pa ako sa land of Ur. Nung naglakbay kami, kasama ko si Sarai, kasama ko si Lot, nagkahiwalay na kami ni Lot, bla bla bla. Dami na nangyari. Wala naman akong anak. Di ba? Pero sa chapter 16, lumabas si Ishmael, di ba? Ay, baka kagaling kay Ishmael. Nakuha natin. Posible, kasi talaga naman may galing kay Ishmael. No? Sabi dito na pinalitan yung pangalan niya. Your name will no longer be Abram. Your name will be Abraham.
Ano daw ang ibig sabihin ng Abraham? Anybody? Ano ibig sabihin ng Abraham? Ayan o. Bakit pinalitan ang pangalan niya? Ibig sabihin ng Abraham, na nilagyan lang ng H, Abraham. Hindi, A-H. Ang ibig sabihin daw ay father of many nations. Okay, hindi father of many children, ha? Hindi father of many barangay or many cities, nations ang pinag-uusapan. Okay. Sabi dito, I will make you extremely fruitful. Okay, sabi niya, magiging madami akong anak. Hindi lang yun, magiging fruitful at yung mga hari manggagaling sa akin. Hindi lang basta fruitful, extremely fruitful. Okay, ito ah, Diyos ang nagsasalita, nagbibigay siya ng pangako kay Abraham. Sabi niya, I will confirm my covenant that is between me and you and your future offspring throughout their generations. So, yung covenant nito, merong anong tawag doon sa kontrata na ano na merong stipulation na pwede itong i-claim ng anak mo. Meron kami biniling ano yung parang vacation ano something na pwedeng manahin ng bata kasi lifetime eh. So parang ganoon no. Etong covenant ko sa iyo, pwede itong manahin ng mga anak mo. Magandang deal, 'di ba? Tapos sabi ng Lord, it is a permanent covenant to be your God and the God of your offspring after you. Okay, permanent. Hindi to, wala tong expiration. Okay, yun yung covenant ng sinasabi ng Panginoon. Sabi niya, yung offspring after you, sa verse 8, and to you and your and future offspring, I will give the land where you are residing, all the land of Canaan as a permanent possession, and I will be their God. Okay. Ito na yung fast forward 2021, di ba? Ano yung away ngayon? Diyan sa may ano? Diyan sa may Middle East. Particularly sa Israel. Di ba? Yung mga Palestinians na nauna daw kasi di ba? Sabi nila, before Abraham nandito na kami. Di ba? Before Joshua conquered this land, nandito na kami. So may punto, nauna sila. Pero dito, sinasabi ng mga Hudyo, ibinigay sa amin to ng Panginoon. The land of Canaan as a permanent possession. Okay? So parang ito usaping China at saka ano, Philippines, yung West Philippine Sea. Sabi nung Pilipinas, eh obviously sa amin to, yung kasi meron nautical miles na tinatawag yung international ano law ng dagat. Sabi ng China, hindi, historically this is part of China province, parang ganoon. So ngayon may sigalot ngayon doon, 'di ba? Pero isa lang ang tama doon. Maring dito sa pagkakataon na to, pwedeng sabihin na teka, nauna kami diyan eh. 'Di ba? Pwede naman sabihin na hindi, ito katibayan, sinulat, binigay sa amin ng Panginoon sa amin na to. Diba? Parang halimbawa, meron kayong lupa. Pag meron kayong mga lupa at hindi nyo na ipamana ng tama yan, tapos may nakatira dyan, nakatiwala nyo, at kayo at yung katiwala nyo ay namatay na, at yung anak ng mga katiwala na wala ng kinalaman, tapos paalisin na sila ng mga apo nyo dahil syempre, kinamanan nyo na yung lupa. Honestly, mahirapan sila. Dahil diyan mo na makikita yung mga rason kung bakit meron tinatawag na what do you call this? Dito na ako mamamatay. Squatter lang kami. Hindi, dito na kami pinanganak.
Kaya magpatayo na tayo, hindi nyo kami maalis. Right? Kasi may point sila eh. Dahil doon sila pinanganak. At hindi na i-turn over ng tama. And then, yung lolo ko may-ari nito. Eh kasi yung lolo ko, binigay na sa akin, ngayon kailangan ko na tatayuan ko ng factory or building or subdivision. Ay, kailangan nyo na umalis. Tama rin naman. Kasi may papeles siya. So, yun yung sigalot ngayon. Di ba? So, kanino ba ibinigay? Pero siyempre, bilang Kristiyano, papanigan natin, ito, word of God doon. Di ba? Kahit sabihin, historically, nauna sila doon, eh, i-override. Dahil salita ito ng Diyos eh. Ang nagbigay yung Diyos eh. Di ba? Ang nagbigay yung Diyos. Diba? Hi, Faith! Bye! Hello, Papa! Kamusta? Hello. Kamusta? Check in na po. Check in ka na. Nako, mamimiss ka namin. Sa airport na po. Mamimiss. Opo, we'll keep in touch po. Bye-bye po. Oo, nako. Thank you. Balita namin sa Pilipinas, mga madami daw Pilipino dyan. Tsaka bata pa lang. mga bata pa lang daw ang gagaling na mag-Tagalog. Ay, laki tama po. Ingat ka, Faith. Naku, iyak na si Tita Pepot. Hi, Pastor Bert. Oh, ikaw na magtuloy, Pastor Bert, habang tinali. Kala ko, i-drop ko lang eh. Nakapacitate sa ano. Kasi marami yung karga niya, kaya... Andyan din ako kagabi. Sinundo ko na, ay, inatid ko naman yung mga taga-Obeds. Galing sila ng Ohio. Yeah, nandiyan din ako kagabi sa airport. Yeah. So, actually dapat kasabay nila Faith. Yung mga taga-Obeds. Sabay sila sa flight. Na-move lang sila. Yeah. So, dapat daw kasabay si Faith yung mga Clean. Yung mga taga-Obeds tita. Wow. Dapat daw kasabay. Nang umiyak. Iiyak na yan. Tita Pepot. Ako tinutukso. Tinutukso nga ako ni Tepe, pero siya naiiyak. Kaya lang, pag-uwi, malungkot na. Ay, nako. Yung maganda sa technology ngayon. Eh. Diba? Nag-uusap lang tayo dito, napunta tayo sa LAX, di ba? Yun ang maganda ngayon. Hi, Tita Marian. Good evening. Hi, Pastor Bong. Good evening. Ayan. So, ituloy natin. Tuloy natin ang kwentuhan natin. Makinig lang kayo, Pastor Bert. So, pinag-uusapan nga natin. Yeah, Pastor. Yeah, pinag-uusapan natin itong si Abraham. Ano. Sige, share uli natin yung ano. Ayan. Tapos, okay, so verse 9, basahin natin. Any ano muna, bago tayo mag-move on, any input pala dito sa verse 1 to 8. Okay? Any input sa pinag-uusapan natin? Anybody? Bago tayo mag-move on. Baka meron kayong gustong idagdag o napansin or gusto nyong tanungin. Yan. Bago tayo mag-move on sa next verse. 99 si Abraham. Tapos, establish niya, Lord, ako ang God Almighty. Kaya dapat sa presence ko, blameless ka. Dahil blameless ako. So be holy, sabi sa Peter, di ba? Be holy for I am holy. Parang ganun. So, okay, papaalala ko lang sa'yo. Ang dami na nating covenant. Pero ito, i-strengthen natin yung covenant natin. Di ba? I-multiply kita greatly. Tapos anong reaction ni Abraham? Talaga naman, nagpakumbaba siya, di ba? Fell face down, di ba? Tapos sabi ng Lord, okay, magiging father of many nations ka, Abraham. Extremely fruitful, no? And I will make the nations and kings come from you. Manggagaling sila lahat sa iyo. Grabe to, astig tong mga ano na to ha, mga pangako na to ha. 'Di ba? Ang tanong ko lang sa inyo, habang nag-isip kayo na sasabihin niyo, applicable ba sa atin to? Can you identify yourself na ano na baga naka-identify ba kay Abraham na parang sa iyo rin binibigay ng pangako ng Diyos? Maring not physically na you will be
father or mother of many nations dahil mahirap manganak. Di ba? Pero how do you see this? How do you see this? Parang intrusion itong ano ni Abraham, yung kanyang what do you call this, yung kanyang pangako ng Panginoon sa kanya. Bigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa, ako, among sa dinidisciple noon nung college kami, among sa mga dinidisciple, siguro parang lima kami, ako yung most unlikely na magsisay yes, tatanggap kay Kristo. At actually, lagi akong parang nagtatago pag may Bible study. Pero when God called me, no, he put this promise in my heart na I will be father of many nations. Not literally na magkakaroon ako maraming anak. Pero through my ministry will give birth a lot of people who will get to know Christ. Diba? Diba magandang isipin yon? Sa pamamagitan mo, gagamitin ka ng Diyos para madami makakilala sa Panginoon. Sa pamamagitan mo, ginamit ka. Hindi dahil sa'yo, pero ginamit ka ng Panginoon. No, kayo, how do you see this? No, parang, kasi siyempre, diba, yung world, gustong-gusto nila ito, yung, all right, I will set up my covenant between me and you and I will multiply you greatly. Yes! Post ko na to sa Facebook. Diba? Kasi multiply you greatly. Pero meron requirement prior doon. May chapter, may verse 1, di ba? Ano yung verse 1? In-establish mo ba na si Lord God Almighty sa buhay mo? In-establish mo ba na ikaw na buhay ka ng holiness, ano, living in His presence na blameless? Saka mo makukuha yung blessing kapag naka-establish ka na ganun. Diba? Kadalasan kasi pinuputol yung verse eh. Ang gusto na lang ilagay, yes, and I will multiply you greatly. Yes, Lord, thank you. Hashtag blessing. Diba? How about you guys? Ano masasabi nyo? Pastor, para po siyang sa sinabi niya, I will make you fishers of men. Come follow yes. me. Mm-hmm. Yan ang sinabi niya. So, parang sa atin po, we should follow Jesus so that we will be light to others. Mm-hmm. So we will be instrument to others para po makilala nila si Jesus. Amen. And so that they have to see in us, hindi lang po na sinasabi natin. They have to see in us that exactly. we are different from mm-hmm. Sa ibang yung baga tayo po ay nabago. Mm-hmm. Meron pong pagbabago sa atin. We will not be only talking about it, but we will have to walk the talk. Yes. Jesus is the light, di ba? Yes. Light of the world. So sabi niya dito, I am God Almighty / I am light / I am salt / I am, alam mo yun? So I encourage you, sabi niya dito, live in my presence and be blameless. I encourage you to be the same. Kasi, hindi mo ako marerepresent ng tama kung magkaiba tayo. Naintindihan po natin 'yon na halimbawa sa TV, politiko ako na napakabait, 'di ba? Politiko ako na mapagmahal sa tao. Pero ninanakawan ko naman ang bayan. Halimbawa, ganun lang, 'di ba? Parang hindi siya tugma. So dapat tugma yung buhay mo doon sa Panginoon mo. Nakuha natin. Kumbaga, magkamukha kayo. Yun yung sinasabi niya eh. Kaya in-establish niya, I am God Almighty. Diba? Kaya si Jesus, yung sinabi niya na binanggit ni Tita Elvi, be fishers of men, kasi siya mismo, fishers of men. Diba? Siya mismo na mamamalakaya ng kaluluwa. Meron ba sinabi si Jesus na hindi niya ginawa? Yun ang maganda eh. Leadership by example eh. Diba? Baga pag sinabi niya, ginawa niya na bago niya ipagawa sa'yo. Diba? Yeah. Thank you, Tita Elvi. That's a good point of view. How about the others? Meron pa bago tayo mag-move on? Okay. Verse 9 hanggang 14. Ayan. Alright. Tita Fe Dumok, kindly read po. Verse 9.
hanggang 14. Sino yun, Pastor? Kayo po. Verse 9 hanggang 14 po. Okay. God also said to Abraham, "As for you, you and your offspring after you throughout their generations are to keep my covenant. This is my covenant between me and you and your offspring after you, which you are to keep. Every one of your males must be circumcised. You must circumcise the flesh of your foreskin to serve as a sign of the covenant between me and you. Throughout your generations, every male among you is to be circumcised at 8 days old. Every male born in your household or purchased from any foreigner and not your offspring. Whether born in your household or purchased, he must be circumcised. My covenant will be marked in your flesh as a permanent covenant. If any male is not circumcised in the flesh of his foreskin, that man will be cut off from his people. He has broken my covenant." Ayun na, kinonect na yung tuli doon sa ano, sa covenant ng Panginoon. It's a physical manifestation of the covenant. Diba? So dito, Abraham na yung pangalan niya. Okay, so feel free kung meron kayong napansin, and then just jump in kung meron kayong tanong. Meron kayong gustong sabihin. Okay, so sa verse 9, no, kinausap niya nga si Abraham, sabi niya, "Para sa'yo at sa lahat ng mga anak mo, no, kumbaga all, kumbaga after you throughout their generations, no, hanggang sa mga saling lahi pa, no, kailangan i-keep niyo yung covenant ko." Okay, ito yung point of view ni Brother Aldrin kanina na tinatanong natin, na kumbaga sabi ng pastor, under grace na eh. May point 'yon, tama naman, 'di ba? Pero dito, meron naman tao na malaki yung pagpapahalaga. Teka, word of God din to. Di ba? Kasi we need to follow. Kasi sabi dito, throughout their generations. Hindi naman sinasabi na matatapos na after the fifth generation or fourth generation. Eh, parang iPad yun, di ba? Pero ito, ano eh, generations after generations, it will continue. Diba? Sabi niya, "This is my covenant between me and you." Tapos may kadugtong, "and your offspring." May kadugtong pa, "after you." Ibig sabihin, ito covenant ko sa'yo at sa anak mo at sa mga anak ng anak mo. Tapos dito, merong mabigat na ano kasunod. Anong ibig sabihin? Which you are to keep. O, isalita rin ng Diyos yan. Dapat daw, i-keep natin. So dito, nagkakaroon yung tibay, yung sinasabi ni Aldrin na, teka lang, kumbaga yes, culturally, yes, religiously, pero above all, this is the word of God. At ang sabi niya, we are to keep. Parang ganun. Diba? Pero pwede rin sabihin, teka lang, panahon pa ni Abraham yan. Diba? Kumbaga, tayo nga nagpapatuloy pagka grade 4 na, grade 5, di ba? Ganun, grade 3. Eh sila mayroong specific 8 day old. No? 8 day old. At saka yung tuli ng mga Hudyo, hindi yun yung tuli na kagaya nung ano, ha. Hindi yung tuli na what they call this, kagaya ng hindi ito yung tuli na kagaya ng what they call this, ng nung sa Pilipino, no, na inaano pa siya, tinatahi pa siya, ganon. Pero ito yung sa 8 day old na tuli ng mga Hudyo, talaga meron lang silang ini-slice na part na foreskin, yun lang. Kumbaga, hindi talaga yung kagaya na sa mga Pilipino na talagang for hygienic purposes pa, parang ganon. Tapos may requirement. Ang sabi dito, kahit no, lahat ng lalaki must be circumcised, no? Lahat, no? Kumbaga lahat, no?
Tapos dito, you must circumcise the flesh of your foreskin to serve as a sign of the covenant between me and you. So physical manifestation siya ng, to ng covenant, di ba? Tapos sa verse 12, throughout your generations, lahat ng lalaki eh, isu-circumcise kailan? Sa pang ikawalong araw. Pero di pa palang ano, nagsi-circumcise mga Arabo. Kasi may pinsan akong Egyptian eh. Ang tatay niya Egyptian. At ang mga Arabo, meron din silang circumcision. Meron din silang 8-day, ikawalong araw. Naalala ko kasi ganun din ginawa sa pinsan ko. Pero kasi, bakit? Kasi nga, si Abraham, tatay ng Arabo, naalala niyo last Friday, si Ishmael, doon galing yung mga Arabs eh. Tatay ng Arabo at tatay din siya ng mga Hudyo. Kaya pareha silang merong covenant. Alright? So sabi dito, every male born in your household or purchased from any foreigner and not your offspring. Ayan. So nako, pagdating dito, medyo ano, controversial. Kasi sa panahon ngayon, medyo pagka binanggit mo to sa mga millennial, oh, we don't say that people are slaves. Pero sa unang panahon, may slaves talaga. Merong foreigner, merong nabili, di ba? Talagang binibenta yung slaves. Remember si Joseph, binenta, di ba? No? So pati yun, basta pagmamayari mo, dapat ma-circumcise din. So part ng covenant. Whether born in your household or purchased, he must be circumcised. My covenant will be marked in your flesh as a permanent covenant. So it's a marking. So parang tattoo. It's a marking, no, sa flesh na it's a permanent covenant. Every time you will see it, you will be reminded that this is the covenant of God to Abraham as well as sa aming lahat. Diba? If any male is not circumcised in the flesh of his foreskin, the man will be cut off from his people. He has broken my covenant. Ayan. So, ito naman, applicable to nung unang panahon talaga. No? So, itatanggalin ka doon sa kanilang tribo. Actually, sa mga susunod na mga chapters, mababasa natin dyan. Yung isang anak ni Abraham ay na-rape. At alam nyo, ginawa nila na kung paano sila gumante. Sabi nung mga kapatid ni ano ni Dina, oh sige, papakasalalamin yung kapatid namin sa inyo. Eh total magiging member na kayo ng tribe ni Abraham, meron kaming covenant sa Panginoon namin, kailangan niyo magpatuli. So lahat ng lalaki tinuli nila. Di ba? Tapos syempre, pag bagong tuli ka, hindi ka masyado makagalaw, sa kanila ginapang pinagpapatay nila. Galit na galit sa Abraham noon. Eh. Diba? Kasi hindi makatarungan yung ginawa ng mga anak niya. Pero sabi ng mga anak niya, makatarungan yun kasi ni-rape nila yung anak, yung kapatid namin. Anyway, punta tayo sa verse 15. Bago tayo pumunta sa verse 15, meron kayong gustong idagdag dito sa verse 9 to 14? Anybody? As we reflect on sa Word of God. Meron kayong gustong idagdag? Going once, going twice. Okay, verse 15 hanggang 16. Ayan. Tita Elvi, makikibasa po. Nakamute po kay tita. So verse 15, God said to Abraham, as for your wife, Sarai, do not call her Sarai, for Sarah will be her name. Mm-hmm. I will bless her. Indeed, I will give you a son by her. I will bless her and she will produce nations. Kings of peoples will come from her. Wow. Yeah. Ilan taon naman si Sarai dito? 90 na ata. 90, di ba? Kasi 99 na si Abraham eh. So si Abraham naging Abraham kasi magiging father of all nations. Si Sarai naging Sarah. Hindi Sarah Jeronimo. Pero
pinalitan yung pangalan niya, ginawang Sarah. Kasi ba't pinalitan? Kasi sabi ng Panginoon, ibibless ko siya at bibigyan ko siya ng anak na lalaki. Okay, let's be specific. I will give you a son by her. Ano ibig sabihin po nun? So yung anak, manggagaling kanino? Kay Sarah. Ano yung pagkakamali nila Abraham at saka ni Sarah? Sa napag-usapan nyo last week. Anybody? Inunahan po nila ang Diyos. Inunahan na naman kasi. Okay na, on the right track ka na. Diba? Kasi ang ganda eh. Sabi ng Lord, bibigyan kita ng maraming anak. Nations will come from you. Kings will come from you. Ah, paano mangyayari yun, Lord? Nainip. Ah, okay. Ganito na lang, Lord. I-interpret ko na lang ha, yung ibig mo sabihin, ha? Oh, sabi ni Sarah, ibibigay ko sa iyo si Hagar. Tabihan mo. No. Pagkatapos, pag nanganak yan, yan na yung anak ko. Diba? Yan na yung sinasabi dito ni Lord na he will give me a son through me. Interpretation nila yon. Pero ang Lord, ibang interpretation niya. Diba? Tapos ang sabi ng Lord, kaya Sarah na ang pangalan niya. Kasi I will bless her. No? And she will produce nations, kings of peoples will come from her. Saan nyo ito una nabasa? Diba? Nabasa nyo na to sa sinabi ng Panginoon sa kay Abram. Diba? Inulit niya lang dito. Ibig sabihin ng Panginoon, hindi sinungaling. Oh. Sinabi niya dito, I will bless her and she will produce nations, kings of peoples will come from her. Binanggit na rin dito yan sa una. Diba? Sabi dito, nasa na yun? Ito, extremely fruitful and will make nations, kings come from you. Okay, Panginoon nagsasalita dito. Sabi niya, Abraham, gagawin kong extremely fruitful, no? At mga nations at mga hari manggagaling sa iyo. Sinabi niya rin yun kay Sarai. Sabi niya kay Sarah, no, I will bless Sarai or Sarah and she will produce nations, kings of peoples will come from her. So, dito pa lang ibig sabihin kinausap ni Lord specific sentence, nations, kings will come from you, Abraham. Sarah, nations and kings will come from you. Ibig sabihin, magtatabi kayo, magkakaroon kayo ng anak, yun yung plano ko. Mahirap ba namang intindihin yun? Eh bakit kailangan gumawa sila ng ibang plano? Ayan. Ano matututunan natin dito? Present time. Sa buhay natin. Meron ba sinabi sa inyo ang Panginoon? Ininterpret mo ng mali. Gumawa ka ng mali. Di ba? Sige. Anybody? Obedience, Pastor, ang isang key dito. Apo. Obedience and believing God. Minsan po kasi sino-shortcut natin, naiinip tayo. Patience po. Patience. Mm-hmm. May pinangako sa iyong Panginoon. Sabi ng Panginoon, ito mangyayari sa iyo in the future. Diba? Magiging US citizen ka. O, anong ginawa natin? Pinagsishortcut natin. Nagkagulo-gulo yung buhay natin, di ba? I mean, o kaya, alimbawa, ito ang pangako ko sa'yo. Di ba? Ito ang mapapangasawa mo. O, anong ginawa natin? Kumbaga, kung sino-sino yung, baka ininterpret natin. Ito ba, Lord? Hindi, sabi ni Lord, Christian eh. Ito nga, Lord, Christian ang pangalan nito. Christian Gonzalez. Di ba? May interpretation ka na sarili mo eh. Kaya nagkakawindang-windang yung buhay natin dahil may sarili tayong interpretasyon. Hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Tama po. Kaya nagkakamali tayo sa buhay. Hindi tayo nakikinig sa Panginoon. Kumbaga, sabi niya, specific, sinabi niya kay Abraham, Abraham, ikaw, manggagaling sa iyo, nations and kings. Oh, sino asawa mo? Si Sarah. Ganun din sinabi niya, Sarah, manggagaling sa iyo, nations and kings. Obviously, common sense, magtatabi kayo, manganganak si Sarah, nations and kings.
Hindi mangyayari yan kasi 99 ako, si Sarah 90. Alam mo yun? So, disobedience, lack of faith will result to what? Chaos. Detour po, Pastor, detour. Detour, exactly. Dumi-detour ka. Detour. Yeah, may natutunan si Alvin. Dumi-detour ka eh. Ito, diretso takbo, sabi ng GPS. Oh, di ba? Ano ba? Diretso takbo mo. Tapos di ba naggas ka? Tapos siyempre di-detour ka, naggas ka, lumabas ka ng freeway. Di ba kulit ng GPS sabi niya at the right corner, please turn right. Tapos pinababalik ka pilit doon sa freeway. Kahit naggas ka pa lang, salita pa rin siya ng salita. No? Kasi dumitor ka. Yung GPS natin sa buhay, Panginoon. Pag dumitor ka, ibabalik ka niya. I-reroute kanya. Exactly. That's the beautiful word. Rerouting. Sabihin ng GPS, rerouting. So, ganun din. Rerouting. Diba? Gusto niyo bang magbigay ng mga example na kumbaga mga pangyayari sa buhay ng tao? Not necessarily sa'yo. No? Kumbaga na napansin niyo lang na ito kasi, dapat ito yung blessing, hindi natanggap kasi nga, nag-reroute, nag-detour. At minsan sinisisi natin yung ibang tao or si devil or whoever, pero most of the times these are all our decisions in life. Dahil sa simpleng nainip lang tayo. Dahil sa simpleng nawalan tayo ng tiwala sa Diyos or iba interpretasyon natin. 'Di ba? Pastor? Yes. Baka naman po dito baka lang naman po. Kasi dito parang nilinaw na kay Abraham. Kasi parang nung una, nung sinabi ni Lord, kay Abraham lang, I will make you know, father of many nations, ganyan-ganyan. Pero siguro, medyo malabo pa yung... Kasi at least dito nilinaw niya na si kay Sarah manggagaling. Oo. Parang ganun. So baka naman nung ano... Noong mga panahon na nagka-windang-windang sila is because hindi masyadong malinaw yung ano. Para kay Sarah, siguro hindi masyadong malinaw. Oh, si Sarah kasi nag-initiate ng Hagar. Hagar option. Oo, kasi yeah, okay, si Abraham yung father of many nations. Pero kanino manggagaling? Parang ganun, like is it from me kasi matanda na ako, parang diba parang siguro kaya nakapag-isip siya ng ibang paraan. Yeah, in defense of Sarah, teka naman eh, 90 na nga ako eh. Baka kasi naman nga hindi nga magagaling sa akin. Parang ganun siguro ang naisip niya. Baga, so baka ito, mag-interpret na lang ako. Diba? Kasi ito naman yung sinasabi na it pays to wait. Kaya diba sabi sa Biblia, ano, wait upon the Lord, 'di ba? Kumbaga, kasi ang thinking kasi natin when we pray is that we nagiging monologue, eh. Lord, 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 Lord. We forgot that prayer is a dialogue. After we say everything that we need to say, there is a communication process na he will respond. Alam niyo 'yon? Kasi dito makikita niyo unti-unti nire-reveal ng Panginoon yung pangyayari sa buhay nila. Eh, na-excite sila. Wala pang chapter 2, ay, wala pang chapter 3, gumawa na sila ng chapter 2. Alam mo yun? So, kumbaga, na-excite sila. May kanya, alam niyo yung parang, yung nauso yung Walking Dead, nauso yung Game of Thrones. Hindi pa nabubuo yung next na, ano, na season. Makikita niyo sa internet, madami ng interpretations yung tao. Na ganito yung mangyayari, ganyan yung mangyayari, di ba? So we love that as human beings, we love to have our own self-interpretation. Di ba? Sa vaccine, interpretation ng mga tao. Di ba? O huwag kayo magpavaccine kasi ganito interpretation natin. O iba naman, magpavaccine kayo kasi ganito interpretation natin. So alam mo yun, sa politics, may kanya-kanyang interpretation ng tao. So people love to have their own interpretation. Pero ang sabi nga, the absolute truth will come from God. Kung gusto mo ng kapayapaan, magbasa ka ng Biblia, magbibigyan ka talaga ng kapayapaan. At
specifically ipipinpoint niya sa iyo. Kaya ganito natin basahin yung Bible eh. Word for word. Nagbubulay-bulay tayo. Ang ibig sabihin, ninangata natin. Alam niyo yun? Alam niyo yung sapal ng nyog pag kinain mo, talagang anong, yung bibitawa mo lang siya, wala nang lasa. Di ba yung sugar cane, yung tubo? Pag kinain mo, parang ganun tayo nagkumakain ng salita ng Diyos. Talagang inahanap natin lahat ng areas. Kasi hindi naman nga natin talaga alam. Kaya nga tayo nag-aaral sa bawat isa para ma-interpret natin. Kahit papaano sa maliit na wisdom natin, eh sana maintindihan natin, di ba? At magandang punto yun. Baka naman nga si Sara, eh, alam mo yun, eh, hindi pa kasi siya informed. Di ba? Hindi niya nakuha yung memo. Yung isa pa yun. Yung din po ang sinabi namin last week. Oo. Baka nga, yung communication. Communication. Oo. Yeah, baka hindi na-communicate, di ba? Or nang ito. Kaya nagkaroon nang po ng wrong interpretation. Yeah. Pero obviously, ako tingin ko na-communicate kasi nag-interpretation siya. Kung ang interpretation ni Sara, yung wrong interpretation niya, gumawa siya ng Hagar option, is that ibig sabihin, na-communicate sa kanya. Yun lang, mali yung kanyang interpretasyon na, ah, okay, lalabas yung anak mo, Abraham, through Hagar, dahil si Hagar, since ako ang master niyan, parang akin na rin yan. Alam mo? Kaya dito, specific, sinabi ng Lord, I will give you a son, not by Hagar, but by her. Kaya pinapalitan ako ng pangalan mo. No? Anong reaction? Ayan, Sister Jasmine, may ibasa. Anong reaction? 17 to 18. Abraham fell face down. Then he laughed and said to himself, natawa. My child is born to a 100-year-old man. Can Sarah, a 90-year-old woman, give birth? So Abraham said to God, if only Ishmael were acceptable to you. Okay, so re-enact natin to. Di ba? Nag-face down si ano si Abraham tapos tatawa-tawa. Na-imagine nyo? Sabi ni Abraham, naman naman. Eh, pwede mo naman mga nakita sa isang daan taon na ako. Ganun. Ganun yung reaction niya. Tapos ito, paano sa kakatawa? Si Sarah, 90 years old na yun. Paano mga anak? Di ba? So, ibig sabihin, natatawa siya, disbelief, di ba? Tapos meron siyang option. Lord, if only Ishmael were acceptable to you. Baka ito yun, Lord. Okay. Sabi kanina, ang point ni Pastor Tin, baka lang hindi natanggap kasi ni Sarah yung memo. Diba? Pero tingnan nyo, sa mga binasa natin since chapter 12, ilang beses na bang nag-covenant si Lord? Ilang beses na nang paulit-ulit nations will come from me. I will bless those who curse you. I will bless those who bless. Paulit-ulit niyang sinasabi. Di ba? Ibig sabihin, si Abraham, solid yung memo na natanggap niya. Okay. Sabihin na natin, let's take it in as a good argument. Si Sarah, hindi niya natanggap yung memo. Pero this time, natanggap niya na memo. But why still, pinupush pa rin nila sa Ishmael? Right? Fast forward 2021 sa buhay ng mga tao. Di ba? Ang linaw na sinabi ng Diyos. Di ba? Sabi niya, men who will have sex with men is abomination to my sight. Di ba? Lord, di ba love wins? If only my boyfriend will be acceptable to you. Nakuha natin yung eksakto na nangyayari ngayon sa nangyayari noong unang panahon. We love to justify what satisfy our flesh. As simple as that. Ibi-bless mo ako, Lord. Oh, since ang laki nung tongpats ko dito sa transaction na to. Anyway, Lord, I will be compassionate. Magbibigay ako sa church.
million ton transaction na to. This will make me rich. Kasi sabi mo, you will make me rich. Diba? Pero ito interpretation ko. If I will go through with this anomalous transaction, then I can bless my family. I can bless the people in the Philippines. I can bless the street kids. I can bless the church. If only this will be acceptable to you. Pagka gumamit ka na ng linya na if only accept, ibig sabihin nun, ikaw mismo hindi sigurado. There is something wrong. You get it? How about you guys? Any example na mga ganitong if only? Yung Ishmael option ko, Lord, baka sakaling pwede mong aprubahan. Lord, sabi mo, mahal mo ako, provide mo ako. If only patatamain mo itong napanaginipan kong lotto numbers. Let this be an Ishmael para mapabilis-bilis naman ang pag-ahon ko sa hirap. Di ba? How about you guys? What are the if only Ishmael in our lives? Or napansin nyo sa mga buhay ng tao? Conditional. Yes, conditional. What will satisfy me? What will I get from this? Diba? Kumbaga, kasi hindi na to usapin na hindi ka makikinabang eh. Kasi usapin to ng blessing. Hello, bibless ka nga eh. Pero do not do it on your own way. Do it God's way para walang sablay. Yun lang naman yung sinasabi dito. If you do it your way, iiyak ka, maniwala ka. Painful. Pero pag if you do it God's way, masaya ka. Kasi may obedient heart, 'di ba? Masaya. Nakuha natin. Halimbawa sa church natin. Lord, 'di ba sabi mo, i-bless mo kami, papadamihin mo kami. If only the other Christians from the neighboring churches will go with us and join us. That is our Ishmael option. And sabi ni Lord, no, maglalagay ako ng mga bagong tao. Lord, pwede ba to mas madali? Kasi kakilala ko na to, imbitay ko na to mga to para dumami kami. Nakuha natin, if only, we have always this Ishmael option in our lives. Di ba? Pero tingnan nyo, since we stop going after people who already know God and start going after people who doesn't know God, the Lord bless us in terms of growth, right? What else? Ano pang naisip niyo naman? If only this option, Lord, were acceptable to you. Verse 19 to 22. Sino na? Ayan. Tita Mary Ann, makikibasa po. Verse 19 to 22. Ah, naka-mute po kayo, tita. Ayan. I said, no. Your wife Sarah will be there. Will bear you a son and you will name him Isaac. Mm-hmm. I will confirm my covenant with him as a permanent covenant for his future offspring. Mm-hmm. As for Ishmael, I have heard you. Mm-hmm. I will certainly bless him. I will make him fruitful and will multiply him greatly. He mm-hmm. father, sub, tribe, or leaders, and I will make him into a great man. But I will confirm my covenant with Isaac, whom Sarah will bear to you at this time. Mm-hmm. When he finished taking the pen, God did you come back. Ayan. Okay. Ayan. Thank you, tita. So, from if only Ishmael were acceptable to you. No? Sabi ni anong sabi ni Abraham? Lord, yung option na Ishmael. Ishmael. Okay ba sa iyo? Okay ba sa iyo? Sabi ni Lord. Oh, ba't ako nang madoble? Sabi ni Lord, no. Period.
Napansin niyo? Firm, di ba? Nope. Period. Iyon yung pinakamahabang sentence na nabasa mo. No. Di ba? Do you say no to your kids? Be careful na if you always say yes. Kasi magbabackfire sa inyo yan. Learn how to say no. Kasi ganun ang Panginoon natin eh. That's a good option. That's a good idea. Pero, no. Diba? Minsan, isi-set up pa ako ng mga anak ko eh. Parang ano, pipresent nila na napakaganda. Daddy, we will do this. And then we buy this. So if we buy this, this will be, ang ganda ng presente. Kulang na lang PowerPoint eh. Oo ka na eh. Di ba? Pero, alam mo na you cannot say yes. And if you say the word N-O period, masakit. Iiyak ang bata. Di ba? Pero dito, ang linaw, sinabi ni Abraham, Lord, if Ismael option, baka acceptable sa ito. Sabi ni Lord, no. Period. No. Tapos in-specify niya, your wife, Sarah, will bear you a son. Ito, Pastor Tin, another memo na naman. Oh, siguro, medyo maliwanag-liwanag ng konti na nagbigay na naman ng memo si Lord. In-specify niya pa talaga. Your wife, Sarah, will bear you a son. Not Hagar, not everybody, everyone else. And you will name him Isaac. Actually, ngayon ko lang na-realize. Ah. Si Lord pala nagbigay ng pangalan na Isaac. I thought before, ang nagbigay ng pangalan na Isaac, si Abraham. Eh. Si Lord pala nagbigay ng pangalan ng Isaac. Tapos sinabi niya, kukonfirm ko yung covenant sa kanya at ito ay permanente. Hanggang sa lahat ng kanyang mga anak. So, sa Sunday, papakita ko sa inyo yung mapa ng Israel. At lahat ng mapa ng Arab countries na nakapalibot sa kanya. Kalit-lit ng Israel, na kapag isinaksak mo siya doon sa mapa ng California, eh parang pinagsamang Bakersfield lang at saka Fresno. Parang ganun lang. So kalit-lit. Pero yung kalit-lit na yon, yung kalalaking mga bansa na nakapalibot sa kanya, hindi umubra sa kanya hanggang ngayon, 2021. Right? Hindi sila matalo-talo. Bakit? Kasi part sila ng covenant. Ang Israel, kalit-lit pero kalagulagong bansa. At alam naman natin, isa sa mga pinakamayaman ng mga tao sa mundo, mga Hudyo. Dito sa Amerika, madaming mayaman na Hudyo. Di ba? In fact, hindi lang yun. Dito sa Amerika, maraming mahabang buhay na Hudyo. Kasi bakit? Yung 120 years, covered na naman sila ng promise. So as for Ishmael, sabi naman niya, no? Ito kasi fair ang Diyos, eh. Ang ganda sa Lord. Ano? As for Ishmael, ito naman, yung sa anak mo sa labas, sabi niya, eh naririnig kita, huwag kang mag-alala. Ibi-bless ko din siya. At gagawin ko rin namang fruitful. At imu-multiply ko rin siya. Kaya nga, Arab countries, di ba? Ang dami. At kumbaga, he will father 12 tribal leaders and I will make him into a great nation. But, hindi kay Ishmael. But, sa verse 21, ang linaw. But, sabi niya, I will confirm my covenant not with Ishmael, but with Isaac. Whom, inulit na naman, whom Sarah will bear to you at this time next year. Oh, mas specific na yon. Napansin niyo ba ang Diyos? Sa una, parang labo. Unti-unti nire-reveal niya. Nagiging specific na. Meron ng panahon, may pangalan na yung bata, meron ng birthday, at alam na mangyayari sa future. Alam niyo ba? Trivia. Diba sabi ko sa inyo, may pinsan ako na Arab. No, asawa ng tsahin ko, Arab. Alam niyo ba, nakakwentuhan ko sila minsan na nasa Ohio ko. At napagkwentuhan namin to si Ishmael at saka si Isaac. Alam niyo ba, na-surprise ako ha, tinuturo sa kanila sa Quran, si Ishmael, siya ang firstborn, siya ang birthright ni Abraham. Kasi nanay niya Arab. Tapos tinuturo sa kanila na ang inalay daw doon sa Mount
Ano mountain doon? Panimutan ko. Mount Moriah ba yun? Basta doon sa mountain na pinag-alayan kay Isaac. Alam niyo ba, ang claim ng mga Muslim, si Ishmael yun, hindi si Isaac. Kasi sabi nila, si Isaac is a younger kid at bunsong anak. Ang firstborn, si Ishmael. Di ba? Ultimo sila, meron silang Ishmael option. Pero hindi naging unfair ang Panginoon sa kanila. Nakatira sila sa desert, pero punong-puno ng langis. Di ba? Kaya naging great nation din sa kanila. Tapos dito, sabi niya, when he finished talking with him, God withdrew from Abraham. Yan, umalis na yung Panginoon. Yun. So ano natutunan natin doon? Ano natutunan natin dito? Ako sa akin, mabigat to yun, no. Diretso niya sinagot eh. Sabi ni Abraham, Lord, baka naman pwede Ishmael option. Di ba? O, halimbawa, fast forward, 2021. Lord, di ba love wins? You are the love of God. Mahal ko talaga si Peter. Kasi naman, ikaw may kasalanan. Pinanganak ako dito sa katawan na to. Dapat, dun ako sa kabilang katawan, Lord. Talaga mahal ko talaga si Ricardo. Di ba? So, if only acceptable tong relationship namin sa inyo. Ang sagot ng Lord? I love you, but no. Di ba? Lord, kung sakali naman one night lang, Las Vegas, Lord. Slot machine. Tapos ang problema ko, one night lang. Padamihin mo lang tong coin sa daladala ko. Di ba? Sabi ng Lord, I love you, but no. Sometimes, the magic word is no. No. How many times I broke the heart of my kids because I said, no. Kasi ang anak natin, kailangan nila ng nanay, kailangan nila ng tatay. Hindi nila kailangan ng best friend. Madami na silang best friend sa mundo. Kasi ang role na binigay sa atin, maging tatay, maging nanay. If you have to say yes, let's be very merry. If we have to say no, then let's say no. It's because that is a God-mandated position. Kasi ang Diyos ganun eh. Ah, sige, para ma-please kita, Abraham, kasi sandali ko ng pangako sa'yo, mahal na mahal kita. Sige na nga, yes na nga ako dyan, pero sandali lang ha. Hindi siya ganun. When he says no, he means no. Kasi ito yung plano ko at ito yung mga kabuti sa'yo. No, kailan ba natin tatanggapin na ito yung Diyos natin? Na this is how he operates, right? Last part, as we end. Ayan. Pastor Tin, ikaw na ang bumasa. Hi, James. Good evening. So, Abraham took his son Ishmael and those born in his household or purchased every male among the members of Abraham's household. Sumunod na. Circumcised the flesh of their foreskin on that very day, just as God had said to him. Mm-hmm. Abraham was 99 years old when the flesh of his foreskin was circumcised. Mm-hmm. His son Ishmael was 13 years old when the flesh of his foreskin was circumcised. Mm-hmm. On that very day, Abraham and his son Ishmael were circumcised, and all the men of his household, whether born in his household or purchased from a foreigner, were circumcised with him. Okay, thank you, Pastor Tin. Dissect natin yung last part as we end. Ano napansin natin? Sige. Doon muna kayo sa verse 23. Yung buong yun. Ano napansin nyo? Ishmael. Okay. What about Ishmael? Ano napansin nyo? Old na siya. Hindi na siya ano eh. Ang sinircumcise. Ano? May edad na siya. Hindi. Sinircumcise si Ishmael. At 9 years old. No, 13. Ito. 13. So verse 25. And his son Ishmael was 13 years old when the flesh of his foreskin was circumcised. Ito muna, dito muna tayo sa verse 23. Ayan, ano napansin niyo diyan? Sige. Members, lahat ng members lalaki. Mhm. Pati yung mga nabili, pati yung mga slaves. For example. Mhm. Very good. So lahat tinuli. Okay? Pati si
pati si Abram. Yes, exactly. So verse 24 yon sinabi. Ayan o. Abraham was 99 years old when the flesh of his foreskin was circumcised. Ayan, ito yung biruan namin ng mga bata kami. Nako, hindi ka patuli. Tanda mo na, mag-high school ka na. Ang joke nga, eh, si Abraham nga, 99 bago tinuli eh. Di ba? So, pero dito, sabi niya sa verse 23, he took his son Ishmael agad-agad. At pati yung mga household niya, yung mga tauhan niya, yung mga nabili niya, yung mga slaves niya, lahat ng lalaki doon sa sambahayan ni Abraham ay tinuli. No? Ito yung magic word. Hindi naman magic word, pero important word. Important words pala. Ano ibig sabihin yan? Obedience. Amen. Galing talaga ni Tita Lenlen. On that very day. Tapos may kasunod, just as God had said to him. Pastor. Apo. Kasi this time, yung instruction malinaw. Mm-hmm. Before, hindi. Mm-hmm. Hindi ganun malinaw. So marami siya kasing doubt kasi yung mind niya hindi ma-reach yung sinasabi ni God na future. Mm-hmm. Kaya siya nagkaroon ng ano, nagkasala doon. Kumbaga, sumablay siya sa obedience na kay God. It's because hindi niya naiintindihan yung promise ni Lord. Yeah. Kasi ano bang ibig sabihin ng faith? Ng Hebrews 11:1. Diba? Sabi doon, kumbaga, something na you hope for, na alam mo, mangyayari. Hindi mo nakikita, pero alam mo, mangyayari. Ang dinidevelop dito ni Lord kay Abraham is faith. Hindi niya pinapakita yung buong picture, pero gusto niya, Abraham, ma-develop yung faith mo kahit hindi mo nakikita ng buo, trust me. Ang nangyayari kay Abraham, nagminsan nagwiwindang-windang siya, which is common naman, tayo rin ganun eh, di ba? Mm. Pero dito, pinakita niya, okay, kasi si Abraham, merong good, merong bad, di ba? Meron siya mga ganun. May sublay moments, merong wow, pero madami rin siyang good moments. Isa to sa mga good moments niya. Kasi ang ganda nung kanyang attitude, on that very day, mismo yung araw na yon, kung paano sinabi ng Diyos, ginawa agad-agad ni Abraham. Fast forward, 2021, mga tao ngayon. Sinabi ng Diyos, next week na, Lord. Diba? Sinabi ng Diyos, gawin mo ngayon, tingnan ko, Lord, tansyahin ko kung kakayanin. It's an insult to God eh. Right? If you have other interpretations, if you say na bukas na lang, if you don't do it right away, it's an insult to God, it's disobedience, and you're sinning against God. Pero dito, this time, pogi points si Abraham. On that very day, kagaya ng sinabi ng Panginoon, sumunod. Di ba? Halimbawa, sinabi sa'yo ng Lord, oh, Aldrin, imbitahin mo na yung kaibigan mo. Tagal-tagal na natin pinag-uusapan yan. Bukas ha, imbitahin mo. Ano ba naman yun? Mabubukulang ka ba para imbitahin yung kaibigan mo? Sabi mo, naiya ako, Lord. Eh. Next week na lang. That's disobedience. Right? Hindi niya naman sinabi na i-born again mo yung kaibigan mo. Ang sinabi niya lang, imbitahin mo. Right? Oh, hindi naman maintindihan talaga lahat ito ni Abraham. Kahit ako, hindi ko maintindihan. Biro mo, hihiwain ko lahat ito. Dami. Paano maintindihan yun, di ba? Pero hindi. Full trust na Panginoon. Full trust. There will be a lot of instances sa buhay natin. Sasabihin ng Panginoon, do this. It doesn't make sense, but if you obey, eventually, you will see yung fruit, no? Obedience po. Di ba? Oh, puntahan natin. Verse 24, anong sabi? Abraham, 99 years old na, nung tinuli. Leading by example. Pwede naman kasi na, ay, ito yung sinabi ng Panginoon, tulihin ko daw kayo. Exempted na ako. Wala naman nakakalam kung tinuli ako. Hindi eh, di ba? Hindi nyo naman nakikita eh. But with integrity, siya ang nauna. Right? Tinuli siya kahit 99 na siya. O halimbawa, sabihin natin, sabi ni Senior Pastor, manalangin tayo. Wala naman siya.
Nasaan ang integrity? Di ba? I mean, paano mo sasabihin na manalangin tayo? Sasabihin mo sa tao, pinapanalangin ko kayo. Pero during time of prayer, wala ka naman. Nakuha natin. Si Abraham, pinakita niya yung, si Abraham, pinakita niya integrity niya. Sabi ng Panginoon, i-slashin yung ating foreskin. O, una ako. Sabi ni Jesus, mahalin niyo yung inyong kapwa. Diba? Kumbaga, kagaya ng pagmamahal niyo sa sarili niyo, mahalin niyo ang Diyos. Diba? Nang higit sa lahat. An example niya. Sabi niya, ang pagmamahal ay yung willingness na pwede kang mamatay doon sa kaibigan mo. O, hindi kayo maniwala, ginawa niya. Nakuha natin, that's leadership integrity. At pinakita ni Abraham to. Pogi points yun. Kasi 99 ka na, matanda ka na, wala naman nakakaalam dahil nakatakip naman yun. Pwede mo naman sabihin, pag pa-fake news ka, putuliin ko na kayo lahat. By the way, tinuli ko na yung sarili ko kanina. Wala naman mag-check. Pa-check nga, Father Abraham. Wala naman ganun, di ba? Kasi nga, leader ka eh, di ba? Oh. Pero yung integrity, importante. Verse 25, ano sabi? Ilan taon na daw si Ishmael nang tinuli? 13. 13 anos, teenager. So ang tanong ko sa inyo, ilan taon ang tanda ni Ishmael kay Isaac? 10. 12. Hmm? Wala pa si Isaac nun, di ba? Yes. Kailan lalabas si Isaac? Next year pa. Ayan, no? Next year. Ito, 21. Verse 21, nakita nyo? Sarah will bear to you at this time next year. So, plus 2. So, plus 13 plus 1. 14 years old ang tanda ni Ishmael kay Sarai. Kay Isaac. Ano ba naman yung Sarai? So 14 ha, 14 ang tanda niya, 14 years. 'Di ba? So kaya nga sinasabi ng mga Arab ang inalay si pangalan noon si Ishmael kasi 14 years older siya. 'Di ba? Oh, 13 years old siya nung sinircumcised, 14 years old nung lumabas yung kapatid niya. Ang tanong, imagine nyo, 14 years old ka. Wala kang kapatid. Ikaw ang bida. Ikaw ang cute. Di ba? Biglang may dumating na bunso. Ako, panganay ako, dumating yung kapatid ko after 5 years. 5 years ang agawat namin. Si Cled, panganay siya, dumating yung kapatid niyang si Job after 5 years. At si Briel, yung pangatlo, dumating siya, lumabas, after 9 years. So, yung agwat nila, lalaki. Di ba? So, dito, mararamdaman mo, teka lang, dati ako ang center of attraction ni tatay. Ha? Nasa akin yung promise. At ako, ang tagapagmana. Ngayon, hindi na. Di ba? Tapos sabi dito, and all the men, 27, inulit-ulit, all the men of his household, whether born in his household or purchased from a foreigner, mga slaves, were circumcised with him. So the manifestation of the covenant, no, yung circumcision. So sumunod si Abraham because of faith. Diba? Ano nakapalibot dito? Ano nakapaloob dito sa ano na to, sa pangako na to? Teka, hindi lang basta yung circumcision na promise of great nations, kings will come from him, ang promise dito na magkakaroon siya ng maraming anak, na ibibless yung mga anak niya, ang promise dito na ipoprotect siya, ang daming promise na nakapaloob dito. Di ba? At sabi nga, interpretation kanina ni Tita Fe that this is a cutting off of the sin of Adam. Diba? Kumbaga, sinircumcise sila. Kaya pagdating sa New Testament, may tinatawag na circumcision of the heart. Ibig sabihin, nagpalit na yung puso mo. Change of heart. Change of heart. Right? Alright.
Oh, sir, po tanong, maparikap naman ng konti na wala ako kasi dito ako makapasok eh. Irit lang ako, isa lang. Kasi yung last week na pag-usapan nga namin, di ba si Abraham at saka si Sarah at saka si Hagar nga, yun nga, parang naging kontrabida pa nga nun si Sarah kasi nga pinasipin niya yung asawa niya kay Hagar kasi parang nainip na ba siya or something. Tapos ngayon, bigla akong nakapasok ngayon na ito nga, yun nga, na toto pa rin naman pala yung pangako yung kaya lang tumagal lang to the point na naisip pa nga namin yun, siguro miscommunication or something or hindi nila inala. Kasi ngayon, parang nabago. At saka, sa question ko is, bakit yung time na yun, parang hindi namin maano yung reason bakit hindi agad ibinigay. Tapos ngayon naman, nabasa ko, ibinigay na talaga, in-insist naman talaga ni God, natuto pa rin niya yung pangako niya na kay Sarah at saka Abraham talaga. Oh, verse, yun na, James chapter 16 yan ha. Tandaan natin. Sa chapter 12 pa lang, may pangako na. May memo na. Yeah. So, hindi mo pwedeng i-deny, no, na sinabi niya na kaagad na nation, I will bless you. Mm-hmm. If nations will curse you, I will curse them. I will bless them if they will bless you. Blah, blah, blah. Mm-hmm. Tapos sabi niya, we will father, magiging parang dust of the sea. Panga, sinabi niya, ganun kadami yung anak mo. So, may interpretation ako. Teka, 99 ako. Asawa ko, 90 years old. Di ba? Mahirap naman yan. Meron ako. Sabi ni Sarah, meron ako dito. No? Batang-bata. Si Hagar. Hagardo Bersoza. So, ito ang ibibigay ko. Ibibigay ko kay Abraham. Through this, since ako yung master, ako rin yung nanay niyan. Kasi yung plano niya, adapt niya yan eh. Parang ganun. Hindi yung plano ng Diyos. Kasi nga, ang sabi natin, here's how it works. Sasabihin ng Lord, medyo parang, parang ang labo, Lord, ah. Parang hindi ko masyado siyang maintindihan. Parang ganun. Parang, okay, kasi dine-develop ng Lord yung faith natin. Parang sinabi niya, James, pumunta ka doon sa San Francisco. Yung paano pumunta ng San Francisco, hindi niya dinetail. Pero sabi niya, pumunta ka ng San Francisco, along the way, I will be with you. That is what you mean trust. That is what you mean having faith in God. Now you will still obey even if you don't know how, but in your heart you have this feeling of satisfaction, feeling of parang na alam mo na ang Diyos along the way mula doon sa Fresno, Bakersfield, hanggang San Jose, alam mo kasama mo ang Diyos at ikaw pa bayan at step by step bibigyan kanya ng instructions. O James, after 2 hours, magpahinga ka muna, kumain ka muna, bumili ka ng soda, ng sandwich, mag-fill up ka ng gas, then move on. Sometimes the Lord does that. Sometimes, kompleto na instructions, di ba? Mm-hmm. Pero dito, instruction, mas specific sa verse 17 kasi sinabi kung kailan manganganak, sino manganganak, ilan manganganak, anong anak, ano pa pangalan, specific lahat. Not all the time, ganun ang Panginoon. Okay? Kasi nga, dinidevelop niya yung faith. But eventually, darating din sa point na specific, ibibigay niya. All we need to do is trust Him. And trust. Do not make our own interpretations or assumptions. Baka naman ganito, Lord. Do not create our own Ishmael. Baka pwede naman to, Lord. Diba? Baka pwede na to kasi okay din naman eh. Maganda rin naman. Maayos din naman. At makukuha ko rin naman yung gusto ko eh. Diba? So madami tayong ganun. That's why we messed up sa buhay natin. Not only Abraham, not only Sarah, lahat tayo. Ganito tayo. Ito tayo. We cannot pinpoint na, oh, ganyan ka, Tita Faye, o Pastor Tim, ganyan ka. No, we can't. Right? Kasi lahat tayo eh. Guilty dito. Maniwala kayo. Lahat tayo. Walang pwedeng magsabi na, ay, hindi ko naranasan yan. Mababait ako eh. Masunurin ako sa Diyos eh. Oh, come on. Di ba? Baka tamaan ka ng kidlat. Di ba? Lahat tayo dyan sa blay. Lahat tayo meron tayong Ishmael options. Lahat tayo nagpakasara din na kumuha tayo ng Hagar para alternative sa plano ng Diyos. Di ba? So dito, sinasabi ng Panginoon, accept mo, mali ka. Di ba? Kasi ganito yan eh. Mali ka. Accept mo, paayusin kita. Ganun lang kasimple. Humingi ka ng tawad sa akin, mali ka, paayusin kita. Tapos. Di ba? Ganun lang yun. Tapos,
Ito malupit, ibibless pa kita. Hindi lang yun, ibibless ko pati mga anak mo. Di ba? Yun lang naman ang Diyos, hindi naman siya mahirap kausap eh. Hindi naman siya mahirap ano eh. Hindi siya mahirap, hindi siya ano, hindi siya what they call this, hindi ano, hindi komplikado. We'll make it look complicated kasi nagkakagulo lang naman sa interpretation natin. Ulitin ko lang ha, specific, sabi ng Diyos, James, pumunta ka from Los Angeles to San Diego. Okay? So alam mo na na buo from Los Angeles to San Diego, at least may destination ka. Ngayon, paano? Anong kotse, Lord? Saan ako ihinto? Saan ako maggagas? Okay, along the way, po-provide ko sa'yo. Then you have to wait. That's why you need to live with God daily. Praying, waiting, communicating. Di ba? Hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng bigyan nito, tapos tulog na tayo. Nalimutan mo, dialogue yan. Sasagot siya. You have to wait upon the Lord. Di ba? So yung nakalimutan ni Sarai. Kasi tiningnan niya yung physical manifestation. Ako, 90, paano ba naman ako mangangana? Di ba? Oh, so, wala naman yung posible sa Diyos. Di ba? So, wag natin ibabox yung Diyos. Pag once na binox natin ng Diyos, wala na. Mamalilimit na siya. Kasi tayo mismo yung faith natin, nilimit natin siya. Di ba? So, ngayon, makikreate ka ng Hagar, ng Ishmael situation, chaos yan, problema. O sabi ng Lord, nandiyan na tayo eh. Hingi ka na lang ng tawad sa atin. Pagpapatawarin kita, pag humingi ka ng tawad, o pag na-realize mo mali ka, hindi mo na inulit, binago mo yung buhay mo, eto kasunod, i-bless kita. Plus, bubuhos ko sa anak mo. Di ba, linaw? Sinabi niya naman doon, your future offspring, throughout their generations, I will bless them. Teka lang ha, eto yung Abraham, same Abraham, na before the chapter 17 na binasa natin, na binenta yung asawa, na ang dami niya sablay, di ba? Pero, anong ginawa ng Diyos? Binless pa rin siya. Dahil si Abraham, marunong humingi ng tawad. Diba? Yun ang key factor. We just need to ask for forgiveness at i-bless tayo ng Panginoon. Right? How about the others? Ano tayo? Takeaway. Sino mauna? Sino gusto magsimula? Take away. Swim. Pastor, ako po muna. Go ahead, si Sir Jazz. Kasi di ba dun po sa ano yung verse 17 yung ay tama ba yun? Yung I am God Almighty, live in the presence and be shameless. I will set up my covenant between me and you and I will multiply. So take away ko po dun, pag may pinangako si God sa iyo, dapat matuto kang magpasensya na maghintay, hindi yung parang masyado kang nagmamadali or parang sisisi mo siya. Ang tagal-tagal naman. Kasi di ba po, usually sa atin pag may mga hinihiling tayo, kasi hindi nangyayari po agad. Parang sumasama yung loob natin or sometimes parang hindi tayo makapaghintay. Ganun po. Tapos po, pero pag may pinagawa naman si God sa atin, dapat naman po na gawin natin kung magagawa din naman po agad. Amen. That very day, di ba? Anong ginawa ni Abraham? That very day, hindi na nagpatumpik-tumpik, hindi bukas. Okay, Lord, natanggap ko yung memo. Next week na, busy ako eh. Naglilinis ako ng motor. Hindi, that very day, iniwan niya lahat ng gagawin niya. Pinatawag niya lahat ng tao. Tuliin natin kayong lahat. Umpisa ako. So, obedience, right there and then, obey. Yes, to obey right there and then. Pag sinabi ni Lord, invite. Huwag kang mahiya kung mag-say no or mag-say yes. Hindi naman ikaw ang Diyos eh. We just need to obey, right? And that's a nice reaction, no, take away doon sa ating pinag-aaralan. Kasi juicy itong chapter 17 eh. Mukha siyang parang simple, pero pag hinimay mo na, very juicy.
Actually, dun pa lang sa word na no, ang laking impact sa akin yun. Na bilang pastor, kasi madami akong gustong gawin eh. Sa ministry, laging sinasabi sa akin, no, stop, wait. Alam mo yun. So ako naman, wait. Kasi pag nagkamali ako, hindi lang ako ang nagkamali. Isasablay ko yung mga tao na umaate ng simbahan. Nakita niya yung responsibility na yun. Okay. Diba? Si Abraham, nation ang kasama niyan. Pag siya nagkamali, sablay yung buong nation niya. Pag ikaw nagkamali, bilang magulang, sablay ang anak mo. Diba? So, laking responsibility nun. So, you have to wait when he says no. Okay? About the others, takeaway. Or question, or inputs, or suggestion, anything. Hello, Pastor. Go ahead. Valedictorian. Yung communication ni God kay Abraham, iba sa communication niya sa atin. Mm-hmm. So tayo, pinapakinggan natin yung, let's say, may gusto tayong gawin. So we pray first. Si Abraham, dinidikta na sinasabi ni Lord ng diretso. Mm-hmm. So tayo, parang sabihin natin na, God, this is what God has want to do. Mm-hmm. We have to listen first do sa conscience natin and then pray hard. So, ang mangyayari sa atin, pray and listen. Pray, wait, and listen. Ano? Pray, listen, and wait. Wait and obey. Obey. And obey, yeah. And iba move. Na yung, iba yung stage ni Abraham. Si Abraham, diretso, sinabi yun ni Lord. Kinukuha lang yung obedience niya. Sa atin, medyo mahaba yung ano natin eh. Mm-hmm. Sa atin, yung communication natin sa kanya. Mm-hmm. Amen. Magandang point yun, sister, no? Kasi during that time, directly nagsalita nga naman si Abraham, si Lord kay Abraham. Pero wala namang Bible nun. Mas lamang tayo kasi may Bible tayo. Kung may Bible tayo, nakita na natin, nabasa na natin yung nangyari sa kanila. Mm-hmm. Diba? That is something like God is telling us that this will, what will happen to you if you do this. This will, what will happen to you if you do this. Kasi based doon sa stories na nabasa mo. Nakuha, kumbaga, mas maganda yung posisyon natin. Kasi si Abraham, pwedeng sabihin na iba, daya naman si Abraham, may direct communication kay Lord. Actually, mas mahirap yun. Kasi nga, hindi niya kita eh. Diba? Kaya nga nagkakaroon siya ng misinterpretation eh. Pero tayo, kita natin yun. Pag isang basa mo, chapter 17 lang, kita mo bumbo eh. Pati yung mga supply, pati yung specifics na ipapanganak sa next year. So tayo, kita natin ang buo. Imagine nyo, parang noong unang panahon, ang gamit pa lang ni Abraham, latang telepono lang. Tayo, cellphone na. So advance tayo. Mas maganda yung posisyon natin. Kaya mas malaking responsibilidad natin dahil mas informed tayo eh. Dahil meron tayong Old and New Testament na hawak. Di ba? So kita natin buong-buo yung pangyayari. Nabasa natin. Nasa perspective tayo na nanonood tayo. So ngayon, imagine mo, nakita mo na yung kapitbahay mo tuwing umaga, dumadaan doon sa kanto na yon. At pag-uwi, putikan palagi. Di ba? Kasi natatalsikan siya ng tricycle, lagi siya, tuwing uwi, may putik sa katawan. Ang tanong ko sa iyo, pagpasok mo ba kinabukasan, dadaan ka din sa lugar na 'yon. Di ba? Pag dumaan ka din sa lugar na 'yon, may tawag sa iyo. Yung kanta ng Salbakuta. Di ba? Na-na-na-na-na-na. Stupid. Di ba? Kasi nakita, di ba? Nakita mo na oh. Yung kapitbahay mo, araw-araw dumadaan, paulit-ulit, pag-uwi may putik sa katawan. Dahil natatalsikan siya ng tricycle. Ikaw papasok ka, puting-puti ka, nursing student ka pa naman. Doon ka rin dadaan. O, di kakanta ka na ng love is not an easy. Stupid. Di ba? Kasi nga, ba't mo gagawin yung isang bagay? Eh nakita mo na. 'Di ba? Ito ang ganda nito. Pinag-uusapan natin yung salita ng Diyos. Paano mo pagagayahin si Sarah? 'Di ba? Paano pagagayahin si Abraham? Gayahin mo yung tama nilang ginawa, 'wag mong gagayahin yung mali. 'Di ba lamang tayo? Kasi yeah,
that, apo, marami pa rin ang nahuhulog. Oh, yun. Tama ka doon, tita. Kasi in spite of that, madami pa rin sumasamlay. Alam niyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng simpleng sagot. Kasi alam nila yung Bible, pero hindi nila pinamumuhay yung Bible. Alam nila yung Bible, minsan nalilimutan nila kasi hindi nila palaging binabasa. Tingnan niyo effect. Oh, cha-challenge ko kayo. Kaka-attend ng Biyernes dito. Nare-refresh kayo na nare-refresh, di ba? Kakapanood nyo na kakapanood ng walk through the Bible. Nare-refresh kayo na nare-refresh, di ba? Kakapunta nyo ng Linggo, nakikinig kayo ng sermon. Nare-refresh kayo na nare-refresh, di ba? That's the key. Refresh yourself with God. Di ba? Sabi niya, I am holy, I am ganito, I am almighty. Dapat ikaw, in my presence, nandun ka, live a holy life. Ganun lang kasimple. So how do you do that? You dwell, babad sa salita ng Diyos. Okay? Eh, hindi naman ako mahilig magbasa, Pastor. Okay lang yun. Marunong ka makinig. Diba? Ako, honestly, nagsimula ako, nakikinig lang ako. Hindi nga ako nagpa-participate eh, sa Bible study. Pero hilig na hilig ko makinig. Kasi yung pala, sa salita ng Diyos, ang sabi, faith comes from hearing and hearing the word of God. So doon nabubuo na nabubuo. Diba? Oh, so, kaya importante yun na sabi ni Tita Lenden, in spite of this, madami pa rin ang, yun nga, kumakanta ng Salbakuta song. Pero, para maiwasan yun, ibabad mo yung sarili mo sa salita ng Diyos. Tingnan mo mangyayari. Tatalino ka. Kakaroon ka ng wisdom. O nga naman, bakit ko pag gagawin? Ginawa na nila eh. Sa Sunday, papakita ko sa inyo kung paano kumanta ng Salbakuta song, yung mag-aama na to. Ang preaching ko sa Sunday is all about hand-me-downs. Ibig sabihin, pinamana. Okay? Parang halimbawa, yung t-shirt. Oh, ikaw ang kuya, pinamana mo sa bunso. Parang ganoon, hand-me-downs. Makikita mo yung kasalanan ni Abraham, binenta si Sarai. Di ba? Tapos binenta niya si Sarai kay Pharaoh. Inulit niya pa, binenta niya kay Abimelech. Hindi natuto. Ito nakakatawa. Yung anak niya, si Isaac, na ipapanganak daw next year. O, nag-asawa yan. Ang pangalan, Rebecca. O, nakursunadahan din dahil maganda. Ibinenta niya rin kay Abimelech. Di ba? Nakakatawa, di ba? O, yun ang kumanta talaga ng Salbakuta. Di ba? Ayun nga, kasi ganun na nga yung nangyayari. Bakit yung pagagayahin? Di ba? Ayaw bang mabuhay na masaya at maligaya sa piling ng Diyos? Huwag nangyayahin. Di ba? So matuto tayo doon sa pagkakamali ng iba. How about the others? Takeaway. Tita Fe Dumog. Takeaway. Obedience mm-hmm. is vital mm-hmm. in being blessed by the Lord and a way of glorifying Him. Amen. Obedience. During my college days, apo, was the last sem mm-hmm. that I had in college, mm-hmm. and my parents had already paid my tuition for the whole sem, mm-hmm. and also my board and lodging. Mm-hmm. That was in Manila, and my parents were in Davao City. And then God, right in when I was in class that one afternoon, God spoke to me. And he gave me a challenge of attending Bible mm-hmm. college. And I was so afraid not to obey him. Mm-hmm. And I had to inform my parents about it because they were also afraid not to obey God. Mm-hmm. They sent me what they call this, money to fly back home. So I missed mm-hmm. school that sem mm-hmm. until I finished in Bible school. Mm-hmm. And after that, I went back to finish my studies in college. Mm-hmm. And I know that God was very pleased with it because I'm afraid not to obey God. And it happened the same way to my dad. My dad was a Roman Catholic, mm-hmm. devoted Roman Catholic yung mga parents niya. Mm-hmm. But the same thing when he was
when he finished his second year in UP, mm-hmm. God spoke to him and impressed on him, you know, mm-hmm. to go to Bible school. So he left mm-hmm. school. And then after he finished, he went back mm-hmm. to finish his studies because he was afraid not to obey the Lord. Amen. Because when we don't obey the Lord, troubles will come. Yep. Yeah. Like Abraham. And some of these troubles are really hard. Sometimes the faith weakens. Yep. So at wala nga ano eh, wala nga pwede magsabi sa atin na ay, kayo lang nakaka-experience, hindi ko na-experience yan. Come on. Lahat tayo na-experience natin yan. Diba? Yes. Uh-huh. Lahat tayo yan. Mm. Praise the Lord. Meron tayong mga Ishmael options. Diba? I myself, na-born na ganun ako nung college, meron ako na girlfriend. Maganda. Mabait. Matalino. Wala akong masasabi. Wife material. Sabi ko nga, someday, papakasalan ko to. Kasi, wala man akong problema eh. Diba? Tapos merong preaching yung pastor namin. Sabi niya, bagong born again ako nun, sabi ng pastor namin, who, what is your Isaac? Talagang sabi sa ako ng Lord, give me your Isaac. So sabi ko, naku, ibig sabihin ba nito, Lord, makipag-break ako dito, tapos baka pwede naman i-born again natin to. Sasama ko na lang sa church. Diba? O ginawa ko nga, niyaya ko. Ayaw niya sumama. Sabi niya, please respect my belief. Sabi niya, once a Catholic, I will always be a Catholic. Uh-huh. You know, with all pain in my heart, talagang sabi ko, I think, I just, it's not you, it's me, Nax. So, we have to part ways kasi ako, And then the Lord blessed me, with more beautiful, more intelligent, more blessed. More lahat, 'di ba? Pati nga weight more, 'di ba? Papa Pogi points ka na naman, pastor. Sabi niya umayos-ayos daw ako. Andito nakikinig eh. 'Di ba? I mean, I could have missed my blessing if I didn't obey. Mm-hmm. In fact, 2019, I was told by this one person, don't go to LA. You will not be successful there. Walang mangyayari sa'yo dyan. In specific words, yung sinabi sa akin. You will not be successful. You will be doing the same mistakes na ginawa ng mga tao dyan. Lalo na, you're from Valencia, hindi ka magiging effective. Ito pala yung specific words. You're from Valencia, you won't be effective. In fact, totoo yun. Kasi hindi ako naging effective, kasi hindi ako naging successful because God made it successful, not me. Right? And then I just showed you the graph of our growth. Imagine that. That proved that person wrong. I didn't prove him wrong, but God proved him wrong. Right? Mm. That is because of simple obedience. Yes. Imagine I could have missed you guys. Hindi ko kayo nakilala kung if I said no. Na-miss ko yung kainan sa courtyard. Imagine niyo yun. Yung luto ni Tita Elvie. Yung inihaw ni James. Na-miss ko lahat yun. O, kita niyo yung disobedience, di ba? O, kasi may interpretation ako, Lord, dito ako kasi mas okay ako dito. Love naman ako ng mga tao dito. Wala akong problema. Hindi pa akong senior pastor. Di ba? Ganun lang ako. Maghihintay ako kung kailan ako magpipreach. Pero hindi. Ang challenge sa akin, go. Diba? And I said, yes, let's do it. Yan. Ang nangungulit sa akin nun, si Pastor Bert. Ngayon, sisihin nyo, ba't ako napunta dyan? Di ba, Pastor Bert? So, I mean, that is obedience. We need to obey God so you can see the fruit. Diba? So, imagine na-miss ko sana yung blessing ng Lord sa LA first. If I said no, diba? Kayo rin, madami kayong kung if you said no na hindi pinakasalan ni Jasmine si Aldrin, na-miss niya. Na-miss niya yan. Totoo yan. I mean, nasaan si Anaya ngayon? Nasaan si Allison ngayon? Wala. Yeah. You have missed
yung mga batang to dahil hindi mo siya na pangasawa. Because he said no. Ano yun, mas simpleng ganun. It defines yung ating future. Diba? At kung magmintis man tayo, God will always correct our ways. I-redirect niya pathways natin. Anybody else? Anybody else na ano, na takeaway? Pastor Bong, baka may takeaway ka dyan. Anybody else? Yeah, Pastor Bong, baka may takeaway ka. Good evening, Pastor. Sa akin, Pastor, kung ano man yung pinangako ng Diyos, tutupa rin niya. Amen. So, have patience lang ba? At huwag nating pangunahan. Tapos, sabi nga na yung Diyos, blameless, holy life. So, ay lang kung ano, Pastor. Amen. 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 I agree. Kasi, you could have missed something. Diba? You need to obey. Bagong gupit ka ata, Pastor Bong. Bagong gupit ka ata. Pan-Pastor, bagong kulay. yung nga, napansin ko. Sabay kayo ni Minnie, kakakulay ko lang ng buhok ni Minnie. Ang pogi points din yan. Kulayan niya yung buhok na asawa niya. So, anybody else takeaway? Meron pa ba? Mag-add lang po ako. Okay po. Kasi po, sabi niyo nga po kanina, kasi yun po ang sinulat ko, yung listening at saka yung pong faith comes from hearing the word of God. Amen. Di po ba? So yun po yung ano, sabi nga po, if the Lord is the one talking to us, sabi po, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. Di ba? Let us really listen para pong ganun. Kasi meron pong consequence if you're not listening. Di ba? Yun pong sabi niya, madidetour yung buhay niyo. So if we will not believe, if we will not listen to God. So yun po yung aking takeaway kasi inaano ko lang po kasi na-mention po lahat kasi sinusulat ko po yung sasabihin ko kaya na-mention na po. So sabi nga listen po. Magli-listen and then obedience is also ano po katulad po ng sinabi ng ating ibang kapatid na it is also important for us to listen and to obey. Yeah. And then trusting the Lord. Kasi siya po talaga yung mag-a-align sa atin sa buhay natin. Hindi niya po hahayaan na mahulog tayo sa detour. Kasi he's always rerouting our life. Kasi kahit po magkamali tayo, kahit na meron pong mga ano diyan, mga map quest or Google Maps or ano. Meron talaga pong i-reroute niya tayo, ibabalik niya tayo. Pero pag matigas pa rin ang ulo natin, we will be bearing the consequences. Consequence. Ang ganda ng binanggit mo, Tita Elvie, yung disobedience saka trusting, mahirap na. Mahirap din ang listening eh, di ba? Yes. Sa totoo lang. Ang hirap kayo makinig din minsan, lalo na kapag busy ka. Di ba sa mga asawa lang natin, di ba? Minsan nakatulala tayo. Dami ng sinabi, hindi pala natin nadinig. Di ba? Mahirap makinig kasi minsan. Lalo na sa Diyos, di ba? Tapos matatanggal ka pa sa comfort zone. Kaya minsan parang may selective listening ka na eh. So meron pong ano doon pa sir, focus. Focus. You have to be focused. Kaya nga yung pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, that's focus. In fact, yung ginagawa natin na word for word, that is developing yung pag-focus natin. Kasi sometimes when we read the word, that's it, we read the word. Pero this time, iba. Binabalik-balikan natin, pinapabasa sa inyo, babasahin ko, ulit-ulitin natin, di ba? Tapos ano ba talaga sinasabi dito? Ano ba sinasabi dito? And then we learn. Nakanya, iba kasi yung binasa lang natin. Iba yung we dig in, ninuya natin, talagang inalam natin ano yung mga posisyon, ano yung nangyayari nung unang panahon, ano yung nangyayari ngayon, paano ko ito i-apply sa buhay ko, and then we learn. That's focus. That's listening. Kasi si Abraham, literally, he listens to the word of God kasi kausap niya eh. Tayo, we listen through reading. Through, eto, Bible study. Somebody speaking, I'm listening, I'm learning. Nakuha niyo? Minsan, pag nag-drive ako, i-on ko sa YouTube yung mga Bible study natin, mga sessions na ganito. Kahit na inulit ko lang, I'm still learning. That's the wonder of the word of God. Yes. Right. Revelations po. Oh. Revelations will come po.
minsan nga yung isang preaching o ulitin ko, pero iba yung preaching ko dito, same outline na iba pa rin na lalabas na resulta. So because ano eh, hindi mo pwedeng i-box yung word of God eh, right? Anybody else? Kaudrin, meron ka? Ay, sorry, si Pastor Tin pala. Sorry, Pastor Tin. Go ahead, Pastor Tin. Okay lang, baka meron si Kuya. Ah, si... si Alvin daw, meron si Andrew. Ano, joke lang po, Pastor. Ang tuli, parang vaccine. The benefits outweighs the risk. The joke lang po. Oo nga, no? May point ka doon, na in fairness. pero in a serious note po, ano po, yun nga po na, ano, na it really takes patience to, ano, to wait for God's promises. Hmm. It takes a lot of, ano, paano po ba? Kaya, talagang time po na ano na pag-aantay na kailangan mag-pray nang mag-pray. Sometimes you have to acknowledge na baka hindi pa bukas, hindi pa next week, baka matagal pa, many years. So kahit po imposible, pwedeng maging possible kay God. Amen. Just trust in Him. Yun po. Amen. 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 Huwag tayong mag-conspiracy theory. Ayan natin yung kasi sa Lord hindi theory eh. Sureball 'yun eh. Ang theory kasi ibig sabihin, theory lang. Eh sa Lord, sureball. Pag sinabi niyang sureball, 'di ba? Assertive ikaw. Yung sa akin po, I was just wondering kung all those times, 'di ba nung when Abraham slept with Hagar ganyan. Napatulan mm-hmm. ng anak na nga si ano, ganyan. All those times po kaya sa palagay nila ni Sarai at saka ni Abraham, they did the right thing. All those times na ngayon hanggang like naging 13 years old na si ano, si Ishmael. Kasi parang do sa unang verse pa lang sa verse 1 po ng chapter 17. Mm-hmm. Nung sinabi ni Lord na I am God Almighty, walk before me and be blameless. Parang hindi naman sa ano pinapamukha ba? Ano, may mas magandang term pa doon, pero parang sinasabi ganda yan. Sinasabi ni God kay Abraham na, "Oh, you didn't walk with me or, you know, naging ano ka, yung unholy ka parang ano." Tapos yung sinasabi ni Kuya Aldrin na he can do all things. Mm-hmm. Kaya parang alam ng Diyos na sa puso ni na Sarai, ni na Abraham na parang imposible. Mm-hmm. Kaya sinabi ni God, ang una niyang pakilala is I am God. I am God Almighty. Mm-hmm. So parang inaano niya na sineset up na niya yung mind niya noon ni Abraham na I can do it. I can do all things. Parang ganun, walang imposible sa akin. Exactly. Tapos, yeah. Kasi parang when the angel appeared to Joseph noon. Mm. Ang una nilang sinasabi na ang unang sinasabi ng angel palagi is fear not. Mm-hmm. Parang yun din na sinabi kay Mary, fear not. Kasi alam nilang takot, alam ng mga angel na takot sila. Mm. Sa sitwasyon. So parang ganito rin yung sitwasyon ni ano na I don't know, hindi kasi ako marunong mag-explain ng maganda eh. Pero parang ganun po na ina-assure ni God at saka pinapakita ni God na oh, yung ginawa nyo is mali. Parang ganun. Eh, importante kasi na sa verse 1, in-establish niya na I am God Almighty. Diba? Kumbaga parang ngayon, like, oo. Nabubuhay ka ng ano eh, nabubuhay ka ng dapat blameless kasi blameless ako eh. Actually, maganda yung pinoint out mo. Kaya niya in-establish yun kasi pinapamukha niya kay Abraham, blameless ba talaga yung ginawa niyo? Parang ganun. And then naisip diba? Ko, that's why he fell down, di ba? Kasi ganito yung scenario ha. Oh. Chapter 16, yung pinag-usapan niyo last week. Ito scenario. Sabi ni Sarah,
Abraham, tabihan mo to, mas bata, maganda, anakan mo. Pag naanakan mo, yun na yung anak natin. Ito yung interpretation ko kay Lord. Okay? Maaari, si Abraham, Sarah, hindi pwede. Hindi ko kaya yan. Wag Sarah. Di ba? I mean, maaring sabi mong wag, pero gusto mo rin. Di ba? Kasi teka, hindi lang naman yun yung act, hindi lang naman yung tipong magkakaroon kayo ng anak. Meron pang act of doing it. And it entails pleasure, let's face it. That's why he said, yes, probably. Teka lang. Imagine mo, yung asawa ko, binibigyan ako license na mambabae. Right? Yeah. Sino tatanggi dun? Yun yung pangarap ng mga lalaki sa mundo. Freedom to do what is... Mambabae ka, tatago mo sa asawa mo, mas magandang option to. Yung asawa ko, nagsasabi, mambabae ako. At pagkaanak ako sa ibang babae. Ngayon, ang sabi ng Lord, I am the Lord God Almighty, be blameless. Ngayon, ang tanong, maganda yun, Pastor Tin, yung pinupoint out mo, blameless ka ba, Abraham? Kaya ano nangyari? Fell down. Alam niya kagad eh, parang si David, sablay. Alam ko na, di na ako ihirit, Lord. Alam ko na to, sablay ako. Kumbaga, I did something na shameful. Parang ganun. So, may hirit pa nga siya sa dulo. Pwede baka akong tatanggapin mo lang itong pagkakamali kong to. Di ba? Oh, di ba? Kaya nga someday, ngayon madaming debate. Maring sabihin ng iba, magaling magdebate. No, tama to. LGBT issue, tama to. Corruption issue, tama to. Kung ano-ano masasama sa abortion, tama to. Kumbaga, lahat na sabihin ng mundo, pwede mo sabihin ngayon, tama. Anything is permissible, but not everything is beneficial. But someday, sabi ng salita ng Diyos, every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Lahat yuyuko, luluhod at mangungumpisal at mag-acknowledge na ang Panginoong si Kristo ay Panginoon. So kahit anong justify mo ngayon, siya pa rin ang justifier pagdating ng dulo. Kahit anong sabi mo na, hindi, tama to. Mahal ko talaga si Ricardo. Oh, sige, justify mo. Pero, someday, you will confess by your tongue and you will kneel down sa Panginoon na sabi mo, ikaw ang absolute truth, Lord. Lahat nung sa akin, sa pantaha ko lang yun. Komentaryo ko lang sa buhay. Ikaw ang absolute truth. Ganun ang ginawa ni Abraham eh. Ba't ako ihirit? Sinabi niya na siya, Lord Almighty. Tapos sabi niya, blameless siya. Hindi naman ako almighty. Pangalawa, hindi naman ako blameless. Di ba nga, in-enjoy ko yung binigay sa akin ni Sarah, si Hagar. Di ba? So, simple na pananaw na kung gusto natin na, magandang point mo doon, Pastor Tim. I agree. Good job. Nadali mo yung yung teka lang, Abraham. Blameless ka ba? Di ba? Kung titingnan mo yung di ba? O nga, no? Blameless ka ba talaga? Di ba? Anything else? That's it? Tayo? Pray na tayo? Wala na? Wala na tayong i-add? Okay na tayo. James, ikaw, baka meron kang Wala na po. Naliwanagan na okay. Na-enjoy ko pa. Hindi nga ako nantok eh. May himalay mo natin. Kung hindi, gagan-ganan na yung mata ko. Enjoy ko pa, sir. As I end, pag sinabi ko as I end, gaganan na si James yan. Kasi tatayo na siya. Kailangan niya nang ayusin yung yung grill eh. Okay. Nakakatuwa at madami tayong natutunan ngayong gabi, no. Napakasimple ng verse ng chapter pero punong-puno ng wisdom galing sa Panginoon. Hindi naman galing sa atin 'yan, galing sa Panginoon. We're just trying para tayong si Abraham, we're just trying to find out, Lord, paano ba, 'di ba? So ganyan yung ginagawa natin. Let's pray. Tita LV, let's kindly close us in prayer. Salamat po. Salamat po, O Diyos, sa inyong mga salita na aming
naming natutuhan, O Diyos. Napakasarap po na kami magbulay-bulay sa inyong mga salita sa panahon na palagi po kami nag-aaral nito, O Diyos. Salamat po sa lahat ng aming natutuhan, O Diyos, na kami makikinig at kami mag-o-obey at kami rin po ay magtitiwala sa inyo, O Diyos. Hayaan niyo po na aming mga puso ay mapuno ng kagalakan, pagpuri sa inyo at pagmamahal, O Diyos. Na kayo na sa inyo lamang po kami magpo-focus sa lahat ng oras, O Diyos. At sa gabi din pong ito, hayaan niyo na ang bawat isa ay napagpala, O Diyos, at hanggang sa aming paghimlay, Panginoon, sa pagtulog po namin, kayo pa rin po ang aming mapurihan at kayo pa rin po ang aming mahalin, O Diyos. At kinabukasan, ibangan niyo kami ng may lakas at kami patuloy na magpupuri sa inyo. Ipagpalain niyo nga po ang bawat isa sa gabing ito, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Amen, 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 amen. Thank you nga pala, Pastor Bong, for facilitating no, last week. At picture-picture. Ayan. Erza, oh. Gising na si Erza pagka-picture. Ayan. Binubuksan nila yung ano, ilaw nila sa kotse. Ayan, para kasama sa picture. Ayan. Okay. One, cons. One, two, three, smile. There you go. Okay, happy weekend. Enjoy your weekend. This is a long weekend. Happy long weekend. Good night. Good night. Good night. See you Sunday. Bye. 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 Bye